Maraming salamat sa syempre sa una sa taas at natuloy itong itong interview natin kay Harold, no? Bago tayo mag-umpisa, nagpapasalamat kami sa mga sponsors, no? RBSM, 40.ph Multiblends, 40.ph Cafe, Aqua Beshi, kay Kuya Ito, kay Kuya Ibes Beltran. Kidlat Iaw Ihaw Grill and Sizzling Bar, Disenyo Arayat. Siyempre, ang Beda Resort sa Santiago Family. Kila yan, sa mga angkan na kuy Sami. No? Mga taga New Jersey, kay dito lang kayo kay Mario, Santiago. Sana makarating ka rin doon na maganda yung Beda Resort. Dito lang sa may mapuntang biyak na pati. Lang po kami doon. Sa Beda. Oo. Oh. Yan, family, Santiago Family ang ano yan, ang mayari yan. Ayun na mga kabola, no? Bisita natin ngayon. Ano pa yan? From New Jersey, United States of America. Siyempre, pero ngayon, dito siya nag-college sa Pilipinas, sa Trinity of Asia. Pinapakilala ko sa inyo, walang iba kundi si Harold Beltran. Harold, magpakilala ka sa ating mga kabola. Ako nga pala si Harold Beltran, 5'10", point guard at nag-aaral ngayon sa Trinity University of Asia. Hometown ko ay San Miguel, poblasyon po talaga. Anong position mo ang nilalaro sa Teresa Trinity? Eh? Point guard po. Point guard. Height mo, 5'10". Andin. Pero alam mo ha, ang 5'10", halos nagdadang ka na eh. No? Dalawang kamay kaya, hindi naman. Pero yung lakas eh, no? Kasi, alam nyo ano mga kabola, si Harold kasi, napipituwa ko rin siya dito sa mga liga dito sa San Miguel eh. Kaya, lakas itong bata natin na to. Kaya, shoutout tayo kay Sir OG Beltran. Shoutout po dito OG, tsaka sa mga Titan po. Ayun, sa buong team ng Titans. Shoutout sa inyo mga kabola. Ayan, kay Coach OG, alam mo ano, karamihan sa mga na-interview ko, mga galing sila kay Sir OG. Sila Sir Dennis, sila kahit si Pineda, si Randy, kinaikwento rin. Talagang ano, kaya si Sir OG, ano, maraming mga kabola mga player na natulungan sa San Miguel yan eh. Kaya, saludo kami sa iyo, Sir OG, no? Bago natin tanungin si Harold, kwentuhan mo naman kami sa naging sa mga liga ng mga sinalihan mo dito sa San Miguel, no? Ano ba? Nauna ka bang maglaro sa Amerika o dito na muna? Saan ba nauna? Sa Amerika po. Sa Amerika na muna. So, kwentuhan mo kami, Harold, yung liga mo dyan sa New Jersey, no? Naging seryoso lang po talaga ako sa basketball nung nag-high school na. Oh, ilang taon? Ilang taon ka na? Mga 14 po yata, 15. Sa Jersey yan? Jersey na po. Anong school mo nung school sa Jersey? Dickinson High School po. Dickinson, oo. Pero ikaw lang ang Pinoy doon? Dalawa lang po. Anong pangalan ng isang kaibigan? Troy Lopez po. Shoutout tayo kay Idol. Sa Jersey pa rin siya hanggang ngayon? Pa rin po siya ngayon. Oo. Tapos, kwentuhan mo kami. Sige. Wala po talaga akong hilig dati nung bata ako mag-basketball. Yung kuya ko lang po talaga nagpo siya akin yung dalawang kapatid ko. Silang dalawa kasi. Alam mo, yung nga pala, tuloy kita dyan. Yung dalawa na yan, idol din yan eh. Kaya sana, ma-interview ko rin din silang dalawa eh. Sige, tuloy mo, Harold, yung ano. Sila lang po yung nagpo siya akin mag-basketball nung pagdating po ng high school, sila lang po talaga naging seryoso. Sinasali po nila ako sa mga liga nila, kahit bata pa po ako. Kaya po nung mga dumating po na liga ng age po, yung age bracket ko po, medyo ahit po ako sa mga nakakalaban ko kasi matatanda po na laro kagad. Mm-hmm. Tapos yung mga kuya mo, siguro natapanood mo silang maglaro ano? sa Jersey. Ibig sabihin, nung nakapaglaro ka doon, anong liga yun? Sa school o sa... Sa ano po muna? Sa community? Hindi po ako nag-start sa school doon. May mga Filipino league po doon na open po. May mga division po na
Ito yung mga, bracket din po. Mga nakakalaro mo dun, medyo matanda na. Opo, mga dating kilala player din po dito sa UAP sa PBA po. Sila, sila. Mga po ni Tito Del Simpson po. Oo, nakakalaro mo sila doon. Opo. Oo. Maganda rin yung ano mo dun, naging laro mo sa jersey, ano? Sa training din po talaga dun. Ma, iba. Kaya alam mo ba, nung ano din, na-interview ko rin si Dennis, sabi ko sa kanya, eto kasi kako sila Harold kasi yung silang magkakapatid, na-adapt nilang laro ng mga ego eh. No? Pati yung training nila, yung the way nila, paano sila maglaro. Na ano niya yan eh, na-adapt niyo kasi sa Amerika eh. No? Ibang-iba kasi yung laro dun. Advanced po kasi masyado yung bata dun. Mm-hmm. Tapos nun, anong taon ka nag-umuwi ng Pilipinas? Unang uwi ko po sa Pilipinas 2016, magbabakasyon lang po talaga dapat. Bakasyon lang dapat? Tapos, pero nalaro pa rin na gano'n? Nalaro na po kagad ako. Saan liga yan? Diyan po sa inter-barangay po kagad yun, sa may poblasyon po, sa may pusa. Under yan ni Sir Oji? Hindi po, sa poblasyon po ako naglaro ng 18. Sino yung coach niyo? Si Coach Abe po. Si Coach Abe? Opo. Tapos, nag-enjoy ka na rito. Muna, iba kasi ang mga ng Pilipinas sa, eh, no? Sa hanggat kumog, nag-try out na po sa Manila lang. Simula nung... Oo. Na po ako dito. Tapos dito, lahat na ng malaking liga, sinalihan mo na. Opo. Kwentuhan mo nga kami dyan sa, ano, sa experience mo dyan sa Manager's Cup nitong nakaraang liga. Ano ang naging lesson at ano yung na-experience mo sa nakwentuhan mo kami? Nung ngayong Manager's Cup po kasi medyo nawala po ako sa disiplina kaya po parang medyo nahirapan po ako maglaro. Kasi nung nag-pandemic po talaga tumigil po kami lahat. Ako po natigil po. Eh. Walang training, walang pagpawis. Oo. Teka, puro puyat po. Kaya po nung nagsimula po yung Manager's Cup nung season 2 po, nabigla po kami lahat. Pati po yung mga kampi ko. Offline po. Pagod, mabilis po mapagod. Uh-oh. Wala na po talaga sa discipline. Nawala yung endurance Wala po yung pagkasabik sa paglaro. Hindi po. Oo, humina. Sino yung mga shoutout mo yung mga ka-teammates mo dun sa, ano, sa si, Manager's Cup? Si Andrew po, sila Carlo, Mark Baguisa, Estabilio, si Gallardo. Shoutout kay Ma'am Erica de la Peña, kay Aljon Arca, kay Frank Galicia, kay Pineda, si RPP23 yan. Aljon. Aljon Arca, shoutout po kay Harvey. Joseph Regina Sevilla. Mga tropa yan. Mga tropa. Alam mo naman ang suporta sa'yo yan. Hanggang talaga. Inaantay nila kasi nakapuso sa'yo yung ano natin eh. No? Yung live interview namin sa'yo. Kaya, ayun. Yung mga kabola natin, mga idol mo. Talagang mga nakaabang yan. Stay tuned lang mga kabola. At marami yung pag-uusapan ni Harold. Kaya, alam mo, yung mami mo din eh. Alam mo, suporta sa inyo niyan ni Mami. Mami, shoutout po sa inyo at magandang gabi po. At nasa jersey din si Mami, di ba? Nasa jersey siya. Makakauwi ba si Mami ng Christmas o ikaw ang pupunta ng dapat, jersey? Dapat po ako pero hindi ko po tinsay. Kasi po madami na naman po liga, baka po may... Kaya naman, nakasaya. Kasi basta bakasyon eh, dami na naman liga. Kaliwat ka na. Kahit man naman, kahit sa lakot nga, may liga yan. Kasi bagong-bago yung ano nila, yung court nila. Ang daming. Doon nga pala, nung nangyayari sa inyo sa Manager's Cup, tatuloy natin yung usapan sa Manager's Cup, ano? Ano yung kulang? Dami po talaga kaming kulang nun. Parang wala kulang po kami sa big man, sa wing po, yun po talaga. Yun ang mga kulang, ano? Sino yung mahawak sa inyong coach sa... Si Jen Garcia po. Si Jen, shoutout kayo kay coach. Po kay coach Jen. Nandito rin po sa San Miguel. San Miguel po, sa Tagasanusi po. Tagasanusi siya. Ayun, alam mo sa mga kabuwalan natin, ano mo sila? Bigyan mo sila ng mga magandang tip para kung paano sila lumakas,
disiplina talaga sa sarili. Yan ang ano? Yan ang iwas kailangan. Po yan. Talagang... Oo. Bawas tayo doon. Oo, ano? Bawas pa. Kasi pag may laro tayo, pag tayo. Po yan. Oo. Experience na po. Oo. Puro puwet din po kasi ako ng mga nakaraan. Buwan talaga. Tapos yung ano, nung ano na yan, na umuwi ka ng Pilipinas, Harold, no? Ano-ano yung mga school pala ng mga nag-tryout ka? Madami. Ano yun? Nag-tryout din po. Nung juniors po, NU... Bulldogs. Po, NU Bulldogs. Anong balita na nangyari sa NU Bulldogs? Share mo naman sa amin. Hindi ko rin po alam. Pero ano yun? Nag-try ka naman? Oo, nag-tryout naman po. Totoo ba yun, Harold, na dyan din, siyempre, kailangan din na talaga. Talaga, totoo ba kailangan mo talaga ng bahay? Kailangan din. Opo, may mga ganun po talaga. Kung wala kang kilala, Manuela, medyo mababa yung chance. Kung wala akong kilala, dapat po talaga malakas na kong laro. Oo. Kung para mapansin po. Oo. Kasi ang hirap din talagang maging varsity. Mahirap. Ano pa yung school na mag-try out dyan? Ano pa yung chinguan? Din po ako sa UST. UST? Opo. UST Tigers, no? Opo. Pagtapos po ng UST, nalipat po ako sa Lasal Dasma. Lasal Dasma? Opo. Tapos pagkatapos po nung Lasal Dasma, hindi po ako tagal, isang sem lang, halos lang, isang sem lang po ako. Nung kinuha na po ako sa Trinity, lumipat na po ako kasi nalayuan po ako sa Lasal Dasma. Ah, layo? Opo, layo. Asa ka ba umuwi nun sa Manila? Sa ano po, sa QC po. Uwi yan ka araw-araw? Hindi naman, nag-dorm naman po ako sa Lasal Dasma. Sa Dasma. Kaso, naging problema po, pag uuwi po ako na San Miguel, di ba, pagkabala, Biyernes, Sabado, Linggo po, uuwi po ako na San Miguel. Weekly yun. Inaabot po na 6 hours dahil sa traffic, kaya po. Mahirap, ano? Mahirap. Kaya po lumipat na lang din po sa Trinity. Oo, ano naman, ha? Parehas, aras, parehas lang din po na exposure, kaya... Ang matanong kita, no? Sino yung tao na naging natulay sa'yo sa Trinity? O sino yung nag-intro sa'yo niyan? Si Coach, ano po? Coach ko po sa kabaratuan dati si Coach Derek po, Coach Boycas. Shoutout tayo kay Coach. So, shoutout po kay Coach. Oo, siya yung naging way. Oo po. Naging coach ko po siya sa kabaratuan nung nag-aaral po ako doon. Saan sa kabaratuan? Sa Wesleyan po. Naging player ka rin dyan? Ah, talaga. Isang sem po, tapos Manila po agad. Gaganda ng chicks dyan sa Wesleyan. Tama naman, ha? Karamihan dyan na nursing sila. Ano po. Oo. Ayun, sa Wesleyan, nakapaglaro ka rin ng liga sa Wesleyan? Ah, hindi po. Ano po? Hindi po ako nung tagal ng dalawang sem doon, isang sem lang po. Hindi ka nakapaglaro. Hindi ko po inabotan yung liga nung... Yung intrams nila, hindi ka nakapaglaro doon. Ano? Sayang yun. Pero ang ganda rin ng ano dyan. Ganda rin po court. Oo, ang ganda court dyan. Tabla po. Tapos, nung ano, ang madami ka rin palang school na, madami. Lipat din po talaga. Oh, tapos nung ano nga, nung naano ka dyan sa training, dyan ka na nagtagal. Opo, dito na po nagtagal. Anong year mo na dyan sa Trinity? Graduating na po ako. Graduating. Anong course mo? Tourism. Tourism. Alam mo, yung mga ano yan, yung mga course na yan, talagang ano din sa, madalangin sa lalaki, eh, no? Kasi karamihan sa tourism, babae yung ano dyan eh. No? Pero yun, kahit nyo naman makakabola, no? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga bagong players, siyempre, yung pag-aaral ko rin. Huwag niyo pababayaan yan. Kasi... Malaking bagay po. Oo, totoo yun. Tapos, Harold, nasa Trinity ka, nakakailang season ka nang maglaro sa Trinity? Nakadalawang season lang po ako, tapos nag-pandemic po. Oo, nakadalawang season kayo. Pero ano bang naging standing yun sa paglaro mo doon? Final four po. Yung season po. Maganda, no? Ano yung mga nakalaban yung natin doon? Pats, La Consolacion, Taitana, madami naman, nagagandang eskwela din po yung mga nakalaban namin. Mm-hmm. Ngayon, Harold, no, sa paglalaro mo dyan sa Trinity, ano yung naaalala mo na team na pinakamalakas na nakakalaban? Pinaka-nahirapan po talaga kami dun sa Pats po. Sa Pats? Opo. Shoutout tayo dyan sa mga idol dyan sa Pats. Natatandaan yung mga player dyan? Si Coach po, si Coach Lenzi po. Sila, ang lakas ng grupo nila. Ano yun? Mga batang Pasay ba? Solid sila, Pasay. Iba yung mix. Mix sila, mix. Mix din po eh. Hindi rin talaga. Player din po silang mga taga-Cavite. Ano? Malalaki sila? Opo, malalaki po. Tapos, puro... Tinalo talaga kayo? Opo. Lagi po kami tinatalo. Dalawang taon po kami tinalo. Nang Pasay. Ng Pats. So, ano yan eh. Mga Carling Superior Nautics. Ano yung mga ano yan? Malalaki na, mga ano pa, magugulang pa.
hindi, alam mo, mga larong Maynila din kasi, mga patak yan, no? Alam mo, dito sa San Miguel, basta yung isang bata, yung isang player, bunot siya, larong Maynila daw, inaabangan yan. Inaabangan eh. Kasi, may ipakikita, may ibubuga nun sa laro eh. Oo, ano yan? Verify na. Taga ano, ay, Manila boy yan. Larong Maynila yan. Ganun agad ang ano ng ano. Pero totoo kasi yun. Kasi nga, yung mga trainings, yung mga, yung mga ano nila, yung mga pagsasanay ng coach sa kanila, eh maganda talaga. Ano? Kasi, siyempre, biro mo, nun sila nagmumula para makapasok sila ng magagandang liga, no? Kaya, ano yun? Ano pang ano? Ano pa yung mga liga mo pa na sinalihan na natatandaan mo pa? Sa Intertown ba na ano rin ng Intertown? Tatlong Intertown na po. Nire-represent mo bayan ng San Miguel. Ako. Sino yung mga nakakasama mo diyan sa Intertown? Nung huling Intertown nung kailan lang po? Yung mga last month lang po yata yung huling Intertown namin sinalihan. Oo. Sila Jubilan. Kapag ko po si Jubilan, si Ristana. May age na limit? 25 under po siya. 25 under. Opo. Ay, 26 po yata. Sinong nag-center sa inyo nun? Si ano po? Si Bachoy Santos ng Bantong. Shoutout kay Santos. Shoutout sa'yo, Bachoy. Oo, yan. Yan ka pa shoutout. Shoutout sa'yo, Ralph Patrick Ramirez. Tsaka kay Meltrix Manalo ng Buga. Buga yan. Buga. Kay si Abik na naman, si Abik. Oo. Kay Carl Pranista, kay Titita Gonde Castro. Kay Ateng. Kay, opo, kay Tito po. Ateng, shoutout po sa De Castro family. Kila Kuya Jason. Sa lahat ng kids ng ano, ni Ateng, shoutout po sa inyo. Siyempre, MDC, team ng MDC. Opo, MDC po. Mga idol yan, sila, grupo yan, nila Boss Renren. Tayo, opo, nila Ace. Si Dennis din po. Oo. Shoutout kay Ma'am Agnes Bulapa Lalin, Team San Juan. San Juan po. Mga ano yan, mga makikita mo talaga sa liga sila, Ma'am Agnes. Nanunood sila, ma'am eh. Ayun, Ateng ha, baka naman. Shoutout po, enjoy, ano po kayo, stay tuned lang po. Enjoy watching po, Ateng. Ayun, Rold, natuloy natin yung ano natin, talakayan natin sa naging liga serie mo sa San Miguel. Kung ikaw ba ang ano, kung ikaw ba pamipiliin, makakapasok ka ng UAAP, anong team ang ano mo dyan? Kahit saan naman po, basta makalaro lang po talaga. Yun! Kahit saan, ano? Kailangan mamili. Oo. Kasi, ano yun, mahirap pumasok eh, di ba? Mahirap pumasok dun, pero kung kahit saan po. Papalari naman, ano, bakit naman din, no? PBA. Anong ano din? Kahit saan din. Basta pumapasok. Oo, kahit saan, ano? Oo. Pero hindi, pero paborito mong team sa PBA? Ginebra po talaga. Ginebra, baka Ginebra, oo. Siyempre, Scottie Thompson, no? Kagiwa. Kagiwa, oo, Kagiwa. Ano bang nanin kay Kagiwa? Ano bang nanin yan? May balita ko sa ano niya? O nagbalik na ng Amerika? Wala po. Alam ko, sa Pilipinas lang siya. Baka po mag-FPBL po eh, magulat po ako. Kaya nga, ano? NBA! Favorite team? Ano po? Brooklyn po. Brooklyn? Irving? Irving. Kyrie, no? Siyempre, Matic yun. Alam niyo kasi mga kabola, no, kung napapanood niyo si Harold maglaro, eh kumpleto na 'to eh. Kumbaga 'to sa ulam 'to, kumpleto Ricardo 'to, may dribble, may shooting. Sa rebound din naman, nakakakuha din naman ng bola. Kumpleto na 'to eh. Kaya sana all eh. Papasana all ka na lang talaga kay Ira, kay Idol Harold. Eh. Ano pang ma-share mo sa amin na naging liga mo sa ano dito sa San Miguel or kahit sa ibang lugar? Nakapaglaro ka ba ng ibang bayan? Sa nakapaglaro po inter-barangay sa Kabanatuan po. Sa Kabanatuan? Anong ano doon? Valdepuente po yung barangay. Sa Valdepuente, alam ko yun. Alam ko yun, alam ko yun. Inter-barangay yun. Binunod ka. Opo, parang nung time nung nasa Kabanatuan po ako. Ang mga tropa sa Wesleyan. Opo, mga kapimito din po sa Wesleyan. Eh, matutunog yan eh. Opo. Eh, syempre, naano nila, galing ng jersey yan. Ano natin, no? Ganun lang naman yan eh. Nung isang araw lang po,
Na-import po ako sa Baliwag. Sa Baliwag. Naglaro sa Baliwag. Sa araw lang po. Ano, invitational yung ano doon? Oh, Inter Barangay po. Na, paano? Di ko pumunta ka doon. Opo. Ano, isang araw po. Magdaliba po ako. Eh, syempre, ganun talaga. Pagka... Pagka tinawagan. Sayang po, laro din po kasi. Kaya nga. Experience mo sa paglalaro ng basketball, ano ang pinakaano sa'yo? The best na naging experience mo sa paglalaro ng basketball? Yung pinakamasarap na feeling talaga pag naglalaro, yung madaming nanonood, yung maingay. Oo. Mas nakakagana, mas ginaganaan ko maglaro. Yung adrenaline kasi, yung nandun eh. Oo. Pagka yung, alam mo yun, yung no margin of error. No? Ganun ng dati-datingan. Kailangan sure ball. Oo, sure ball lang ano, ang pasa, ang tira. Alam mo yun, oo. Kasi madami na kaya nga eh. Kaya alam mo yun, yun ang mga nakakaano sa isang liga, yung napakaraming nanonood. No? Nakakapaglaro ka ba dito sa poblasyon? Naabutan na rin dyan? Yan yung pag-uwi ko po, nakatibag na po yung court. Yan, alam mo ba, yan ang isa sa court na napakaganda sana sa San Miguel. Kaya lang, na binawal kasi ng ano yun, ng simba, at maingay nga daw. Eh, anyway. Hindi ako po siya nung mga bata ko po. Pero nakapanood mo na nun yung mga kuhin mo, sila butol mo, ano? Sila po. Oo, sila butol mo, nakapanood mo na nun. Tapos nung ano, ito, nagkaroon ka kamo ng liga dyan sa, ano yan, de, pag may laro sa Baliwag, pupunta ka niyan. Hindi, yung liga po nila, kada laro, pwede po sila mag-iba ng import. Ayun, oo, po. Yun kung muna. Depende po sa kalaban kung sino po kukunin ng import. Nung ano, di ba naglaro ka ng jersey? Opo. Nung dumating ka dito, ano yung napansin mo na, ano yun, parang may iba yung ano yung nakita mo na yung difference nila na di ba nasa ibang, Amerika ka ibang iba po talaga kasi di ba ano ikwento mo sa amin sa US po kasi pagalingan talagang skills po. Oo. Dito po kasi nung pag-uwi ko ma-physical po yung laro physicality po talaga dito saka iba tsaka yung ano pagka yung wala yung teamwork dito alam na ang laki ng ano niya, no? Kadalasan po kasi dito, pag mga liga dito sa Pilipinas po, talagang makemistry po talaga, wala pong kanya-kanya. Sa US po kasi nasanay kami, napasigatan, magalingan po talaga po wala tama. Dito na... Yun ang ano dun eh, no? Yun ang trend ng ano dun eh, ng pagka-basketball dun eh. Kailangan po kasi dito sa Pilipinas, may chemistry, sa sumusunod po. Oo. Yun na meron ka bang ano pa na maglaro uli sa JFC? Naglalaro sila utol mo ngayon doon? Mga Filipino League po doon naglalaro po sila. O di kung ano din, dumarating ka doon, talagang sumasali po ako doon pag nandun po. Mm-hmm. Talagang ano din, ano, active din yung ano. Yun, shout out tayo. Shout out po kay Tito Ives po, kay Pedring Beltran. Yun! Shout out po kay Tito Renan, Villanueva. Si Tito Renan po, yung police po na Tito. Nasa Campo Liba si Sir. Nandiyan, opo. Kasamahan siya ni aking minamahal. Nasa Campo Liba silang dalawa. Shoutout kay Sir Dim Dantes ng RBSM. Kay Renan Manabat din po. Kay Renan. Ayun na... Ang sabi ni Ma'am Gulapa, ni Ma'am Alalin, San Juan. Gwapo daw nung guest ko. Siyempre, Ma'am. Ma'am, dito po sa channel ko, hindi lang sikat, gwapo pa po ang mga gine-guest ko dito, Ma'am. Salamat po, Ma'am Agnes. Napaka-supportive ni Ma'am Agnes. Alam mo, yung isang anak din niya, player din yun eh. Yung isang Alalin. Alimutan ko lang yung ano, pero pamilyar sa akin yung ano eh. Kasi si Ma'am laging nasa liga si Ma'am. Lagi po nakakalain up yun, mga Alalin po sa... Oo, ano niya, may anak, alam ko may anak si Ma'am Agnes doon eh. Mga idol din yun. Ayun, na Sky Bayo, kay Darwin Dadakis, nasa Saudi Arabia siya. Ang ano yan, si Bayo, nanonood siya. Si Sir Dim. Sir Dim. Shoutout Sir Dim. Siyempre, siya ang founder ng RBSM. At nagpa-promote natin ng Battle of the Champions, ang BOC, no? Sa BOC, anong team ang hasalihan mo ngayon? Magdaral po.
Team Magdangal po. Sinong sino yung mga player niyo diyan? Si Kuya Tubo po, mm-hmm. Si Mart Baguisa, Mart Estabillo. Yan ang group niyo mga yun. mga taga Magdangal, no? Magdangal boys. Anong sino sponsor natin? Si Ateng nanonood, si Ateng, oh. Sino ba sponsor? Wala. Ateng. Wala pa daw sponsor ng mga Team Magdangal, oh, na natawa si Harold. Pero alam niyo naman pagka naman talaga ano, makikita gugulat na lang kayo, di ba? Ayun, nagugo ang grupo, may pang-uniforme, pagka sineswerte, may pang-medyas pa. Pag may sapatos, sasabihin lang ano eh, may medyo mahal din kasi yung ano, medyo mahal din kasi ang mga uniforme ngayon eh. Dito nga pala nung dumating ka sa Pilipinas, sino yung naging mentor mo dito sa basketball dito nung dumating ka? Pinakauna po talaga si Coach Abe, si Tito OG. Si ano po, si Coach Calapan po ng si Sir JC. Coach ko din po siya. Sila ng intertown po nung dalawang intertown po. Sila yung mga naging mentor mo sa ano. Tapos yun nga, nasa Titans kayo ngayon. Pero kumusta ang Team Titans? Okay naman po. Nag-aabang lang. Ako nag-aabang lang po ulit ng mga interclub po sa Salida. Mga harang itong Titans na to eh. Mga harang to ng liga ng grupo na to eh. Kaya mga kabola, alam nyo no, ang Team Titans, isa sa malakas na grupo dito sa San Miguel yan. Ano yan eh, notorious yung Titans eh. Hindi, alam mo, ang Team Titans kahit sa lugar, pagka talaga ano, matitibay yung player eh. Kahit ano mo sa dating kasi, share ko sa'yo, kahit sa Dubai, may Titans din yan. Solid din yung mga yan. Shoutout kay Archie Cruz. Ano siya? Mga napipituan ko sila sa Dubai pero nagano siya ng Nebisia na. Kaya wala ko nakakalaro mo ng Nebisia si Archie Cruz. Dito po baka po nakalaro na diba? 6-1 or 6 flat. Ano din? Point guard din. Laki. Ang dami po malakas sa kabarato. Oo. Sa Nebisia po. Yung sila Michael Vico ng ano, Packers na. Nakapanood na yata sila. Pero dati naglaro yata siya ng Pampanga. Pampanga. Kaya ngayon nasa ano siya ngayon? Nebisia Packers. Tapos yung ano na to, itong darating na BOC, anong paghahanda ang ginagawa ni Harold? Kasi malakas na liga rin to. Iniiwas ako ng kulit pagpuyat, nagbubuhat na po ulit ako. Tapos araw-araw na po ulit ako nagbabasketball. Kahit na ikaw mag-isa? Lagi po, sa aming Villa Magdalena po, lagi po kami. Shooting na, siyempre. Oh, kasama mo grupo? Mga tropa po. Tropa doon sa Villa Magdalena. Pala doon, may court din pala doon sa gitna. Oo po, yung gitna po. Hindi ko, madalas ako doon, may pinsan ako doon, hindi ko naiputan yung court doon. Eh. Gitnang gitna po yun. Oo. So, ready na pala ang Team Magdangal sa BOC? Sana po. Oo. Sana po, ready. Ano yan eh, December 4 ang ano yan. Okay, ang pang-opening parade ng ano, kaya kabihan mo yung group, may JC naman siguro kayo. Okay, na maganda okay, na, ano. Mali mo, baka kaya mabungot kayo. May lago pala kayo on that day. Ito. Kaya, mabigla. Oo, mabigla. Tapos, yung ano niyan, sino pala yung magiging coach niyo dyan? Wala pa po kami. Wala pa? Wala pa po. Baka naman, ano si Rajan, si Sir Oji? Baka po. At tumulong, ano? Opo, baka po si Sir Oji po. Sinong coach din ng nag-ano sa'yo na, sige, kasi ang sabi mo nga sa akin, ang mga naging mentor mo dyan, sila Sir Oji eh, ano? Ang nag-ano sa'yo, ang laging nag-a-advise, nagtuturo din. O, even yung mga kapatid mo rin, sila din. Kahit po yung mga kapatid mo. Mga kapatid mo eh, ano? Sila, ano sila eh. Pag nakakalaro ko po sila, tinatama po nila yung mga mali yung ginagawa. Oo. Kasi yung experience din yung dalawa na yan. Matatagal na din eh. Ilang taon na ba yung sila utol mo? Yung kuya, si kuya ko lang po 30, si P-Boy po 32 na po yata si Vigo. Okay. Si P-Boy 32. Si P-Boy ang kinikwento sa akin lagi ni Pineda. Ni RPP 23. Ano tinanong ko eh, sabi ko bigyan mo naman ng 3 players na ano mo na yung na gusto mong kalaro. Yung po kasi talaga, binanggit talaga sa akin si P-Boy. Sabi sa akin, si P-Boy Beltran, sabi niya, ano sa akin yan? Sabi niya, saludo ko dyan, sabi sa akin ni RPP, no?
Ni Pineda. Ako, nakalaro mo na si, nakalaro mo na din ba si Pineda? Sa third barangay po nung Ilugbulo po. Parang 4 years ago po yata. Pero humina na rin. Kalakasan pa po niya nun. Kasagsagan pa rin. Kasagsagan pa rin. Si RPP 23, pinsang buo po siya. Kasi yung mother niya at yung father yung magkapatid dyan. Kailan po si Pineda, basta po Pineda. Ano yan, kasi nandyan ang namin, ang angka namin sa Bantog. Ngayon, bago tayo tumungo doon sa ano natin, sa meron tayong ano, yung pastok, no? Para sa'yo. Bago tayo mag-umpisa, ulitin namin, maraming salamat sa mga sponsors. RBSM, referee ng Bayan ng San Miguel. Aqua Beshi, yan yung kay Boss Ibes Beltran. Kidlat Ihaw-Ihaw and Grill Station dito sa may Tibagan sa San Miguel, Bulacan. Ang owner niya si Ma'am Mayrin. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ang 40.ph, 40 Cafe, ang Disenyo Arayat, siyempre ang Beda Resort na pag-aari ng Santiago family ay Tito Mario Santiago. Kaya yung mga gusto mag-swimming, mag-overnight, punta na kayo sa Beda Resort. Maganda po doon. Oh, maganda po doon. Oo. Madami pa po silang tinatayo ngayon. Oo. Ano, bago yan. Tapos. Oh, hindi pa siya tapos, pero ang ganda ng ano, di ba, okay. Yung kung mahilig ka sa nature, ma-appreciate mo yung lugar. Ayun, umpisa tayo sa pastok natin kay Harold. Ayun, binigyan na sa akin ng aking production manager. Daw, bilhin natin na 3x3 or 5v5? 5v5. Indoor or outdoor? Indoor. Indoor. Nike shoes or Jordan? Nike. Ayaw mo sa Jordan? Hindi masarap ang laro. Hindi masarap ang laro. James, LeBron James or Michael Jordan? Michael Jordan. Parehas. Ayun. Pauly or Scottie Thompson? Scottie Thompson. Pares tayo, ha? Ito, medyo personal ito, eh. Ha? Matatawa yung mga kabola natin dito. Hindi alam yung mga kabola, no? Kasi pagka naglalaro ito, naglalaro sa liga si Harold, ang ano nito, ang mga babae doon, eh, yung mga mag-shota rin, nag-iwalay, eh. Natatawa si Harold, no? Sabi nung, ano, itong mga personal na question natin na ito, sabi nung, ano, mga babae pa nga na ganun ito, eh. Lights on the wall, lights off. Sabi na, ano ba? Lights off. Lights off. Parehas tayo, ha. Beer or vodka? Beer na lang. Beer. Ako din. Ayoko nang ano. Nakakalasing yung vodka. Mula ngayon na Harold, after 5 years, ano kaya si Harold? Mga nagtatrabaho na ako sa US noon, 5 years from now. Talagang nang pareha ng mga eh, no? Doon ko talaga mag-stay talaga rin. After ng ano itong mga ano. Pag natapos po yung career. Ano ba yung gusto mo ano yun sa US? Gusto mo gamitin yun yung panang sa tourism pa rin? Opo, sa hotel pa rin po talaga. Mm-hmm. Yung pa rin po talaga gusto ng trabaho. Pero siyempre, ang basketball. Opo. Hindi na mawawala yan. Kasi, nandiyan pa ang T40. Wala kang lusot, di ba? Wala kang lusot. Kaya, alam mo ba, shoutout tayo kay Tito Rigor. Magagalit yan. Kaya Tito Rigor, nakaabang yan. Tito Rigor, Beltran, nasa Jersey rin siya, di ba? Sa Jersey. Oo. Alam mo, kasama ko ano yan eh. Sa RBSM yan. Naka-partner ko isa sa liga dito. Unang mga liga po. Nagre-referee po sila. Oo. Kaano ko yan, kasama ko si Boss Rigor sa RBSM. Alam mo ba, kahit nandun siya, ang suporta sa RBSM niyan, solid yan. Talagang ano yan, alam pa, kasama rin namin GC siya. Oo, nasa GC. Active sa GC yan si Boss Rigor, no? Kaya, shoutout sa'yo, Idol Rigor. Describe mo si Harold in 3 words. Ayun, naisip lang na ano. Ano ba? 3 words lang. Chillax lang. Dalawa ba? Ano pa ba? Respeto, no? Tama, di ba? Tapos, ano ba?
May respeto, may ano. Wala kayo pagmamahal sa mga nanonood niyo. Wala kayo pagmamahal. Pagmahal. Ayun. Mapagmahal na narinig ng mga ano, ng mga audience natin, ng mga andiyan. Mga nakakabang ngayon, ano, nakabang. Kasi pinapost ko lagi yung interview sa iyo eh. Kaya karamihan ng viewers sa inyo, babae. Oh, alam nila, kung alam kasi nila kung sino yung ano, kasi pina-update ko kasi eh, kung sino yung interviewin ko. Last word, inspirational message sa mga kabola natin. Yung mga kabataan dyan na gusto mag-basketball, ituloy nyo lang. Huwag kayong titigil pagka may obstacle na kumarang sa inyo, tuloy nyo lang. Tsaka disiplina rin sa katawan, iwasan nyo kuyat, bisyo. Yun talaga yung pinaka big deal talaga dyan. Oo. Ang laking epekto. Ang laking epekto talaga pagka walang disiplina sa sarili. Oo. Tsaka respeto. Respeto sa lahat. Sa coach, sa mga play, sa kakampi nyo, tsaka sa mga referee. Yun! Yun talaga. Alam mo, parehas na parehas kayo ng ano, message niya na eh, ni Rexy eh. Alam mo, sabi ni Rexy kagabi, naalala ko. Sabi ni Rexy, pag marunong ka rumispeto sa kalaro mo, marunong ka rumispeto sa mga referee, magaling ka ng player. Yan ang sinabi niya. Eh, dati po kasi medyo mainitid ulo ko. Oo, di ba? Ano, reklamo ng reklamo. Yung buhay na bago ko ngayon, medyo. Oo, kasi wala namang mangyayari. Tingnan nyo mga kabola, tingnan nyo kung ano nasabihin ni Harold. Referee's decision is final. Wala namang magagawa, di naman po pwede diba, challenge yan. Yan o, yan na yan eh. Naipito na yan, nakitawag na namin yan. Yung po natutunan ko ngayon sa mga Andrews Cup nung ngayon. Oo, di ba? Talagang laro na kasi pag kinontest mo pa yung ano namin, hindi naman namin pwedeng yan, yan, bawiin na yan. May eject. Oo, kasi syempre, eh, nakita namin yun. Kaya namin tinawag. Ayun. Kaya napakaganda nung message ni ano ni Harold. May baka may gusto kang pasalamatan. Shoutout na lang po. Shoutout po sa nanay ko, kay ate, kay Beltran family. Sa mga kapatid ko po sa US. Oo. Shoutout po. Tas shoutout din po sa mga board member ng Titan. Na si Boling, si Kuya Evan, si Jen, si Kuya Joshua Jerome Lazaro, si Kuya Lele, si Kuya Ambit, si Kuya JC, tsaka si Kuya JP. Yun. Shoutout sa team ng Titans. Wala, Dota Boys tsaka Abilia Boys. Yun. Mga tagasan ng Gilden. Opo, mga ka-Dota po. Trinity. Mga team ng Trinity. Siyempre. Makakampi po sa Trinity. Shoutout po sa inyo. Oo. Siyempre, sino yung coach doon? Si Coach Bernard po. Tsaka si Coach Rudolph. Coach Bernard, Coach Rudolph, shoutout po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. At nagpapasalamat po kami sa inyo at kayo po ang naging coach ni Harold. Kayo yung umahawak sa kanya. Ayun po, at nakita niyo naman po kung paano maglaro itong si Harold. Sulit na sulit. Nako, merong isang nagtatanong ha. Doon yung nagtatanong dito sa ano, nakakakaba yun. Pwede mo raw bang ano yung abatiin yung mahal, love of your life daw? Meron ba o ano ba? Meron po. Ba, meron? Si Ali Reyes po. Ah, teka, saan si Mama Ali? Kaya Mindoro po. Mindoro siya. Shoutout tayo kay Kimo. Oo. Yung klase mo sa Trinity? Schoolmate po. Schoolmate sa Trinity. Ayun. Ma'am, napakagaling ng ating aming kababayan. Ano? Kaya, napunta na ba rin si Mama Ali? Nandiyan po siya sa bahay ngayon. So, nasumama rin si Mama Ali. Hindi mo siya naman. Eh, no? Nagluluto po. Nagluluto ba? Pero nanonood siya. Baka po nanonood. Oo. Kaya pag ano, ma'am, pa-follow po ako. Ha? At makikita niyo pa na. Tapos, iyan ko na rin po yung ano, iayusin lang po namin yung interview na to. At sa YouTube, makapanood naman ni Mama Ali yung ano. Salamat po kay Kuya Gerald po. Ayun, maraming salamat. Siyempre, RepG, Basketball Channel TV. Follow niyo po at subscribe po sa YouTube. Subscribe po. Ang channel ng mga sikat, dito lang yan. Sa San Miguel, Bulacan. At ayun, mga kabola. Bukas nga pala mga kabola, no? Ang interview natin kay Jubilan. Si Idol. Team ng Pinamparan. Oo. Yun nga palang parapol ko nga pala sa Harold, no? Itong sticker natin, yung mga nagkakaroon ng sticker, i-dikit nyo siya kahit saan nyo gusto. Sa motor, sa sasakyan, sa bahay, sa kwarto, sa kung saan nyo gusto,
picturean nyo siya, isend nyo lang sa, i-PM nyo lang sa akin, bibigyan ko kayo ng entry number kasi magkakaroon ako ng parapol sa December 24 ng gabi, sapatos pang basketball, syempre. Ano? Yun. Sapatos yun, no? Oo. Kaya, mga idol, yung mga nakakuha ng sticker ni Rep G, libre lang naman to, lahat lang bayad to, no? Binibigay lang sa mga kabola natin. Basta kaya kapag nakakita ko ng player, ano mo yan, dikit mo yan, picturean mo, PM mo lang sa akin, at yun, merong iyanong bibigyan na kita ng, mag-send baka ko sa inyo ng entry number ticket. Yan, kasi sa 24, babalain ko na yan sa 24. Kaya, idol, yung mga tropa natin dyan sa, ano, sa Titans, bigyan mo na rin yung anong Titans. Grado, nakikita mo naman lagi sila. Oo, ilan pa sila sa Titans? Yung Titans? Wala. Bigyan natin, 12? Kahit ganun pa siguro. Tapos papamigay ko na lang po sa akin. Asa yan? Mga idol yan eh. Yung nasa team ng Titans, lahat kayo may sticker kayo ng Rep G. Inan over ko na kay Sir Harold. Ayun. Paano mga kabola at hanggang bukas at ayun. Maraming salamat sa inyo lahat. Follow nyo lang ang channel at updated kayo sa mga sikat dito sa San Miguel. Rep G Basketball Channel TV. Panoorin nyo po lagi, no? Ayun, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Salamat. This is how legends are made.